Tunay nga ang patuloy na umiinlad ang lungsod ng Olongapo. Mga bagong malls, park, at mga busan. Sama na rito ang paglaki ng populasyon. Ngunit sa kabila ng paunlad ng lungsod na ito, ay meron namang mga naiwan. Narito ang ating tunghayan ang buhay ng mga Aetas sa Iram. Halos isang oras ng biyahe ang aming grupo para lamang matunghayan kung anong klaseng pamumuhay ba ang mayroon ang ating mga katutubo. Habang bumabiyahe ay aming napagtanto na talaga namang malayo ito at libre. Pagkarating ng aming grupo sa kanilang tinatawag na chief o pinuno, ay agad kaming tinanong kung ano ang aming pahay. Na maging ayos na, ay agad siyang tumawag ng taong gagabay at susundo sa amin paakyat ng mundo. Siya si Tatay Marcelino, ang maghahatid sa aming grupo sa mga pahay natin at tubo. Kaunting saglit na lamang at makikita na natin ang mga ahita ng Iram. Saan na po tayo? Malapit na po tayo. Ayan na po. Matapos ang kalahating oras na nakaran ay sa wakas, nakita na namin ang lugar na aming hinahanap. Pagkarating namin roon ay amin nakita ang marami nating katutubo. Tama ang mga sinabi sa amin. Mahiyain at ayaw makipag-usap sa amin ng karamihan sa mga taga roon. Doon namin nakilala si Nanay Marlita. Sa lahat ng sinubukan namin kausapin ay si Nanay Marlita lang at ang kanyang pamangkin na si Marfren ang pumayag magsalita sa harap ng camera. Sulat mo. Pwede po si Ate Baby Lynn. Pahirap namin po dito. Pag minsan, wala, hindi kami nakatinda, ma'am, ng ano. Hindi kami kakain sa isang araw. Alam niyo po, ma'am, talaga. Napakahirap talaga. Yung batang maliliit, halos kamuti. Pag mayroong kamuti, yun na lang po ang kinakain namin. Habang kinikwento ni Nanay Warlita ang kanilang kalagayan, ay hindi maalis sa amin ang maawa. Lalong-lalo na sa mga batang katutubo na minsan ay kamote lang ang namahin dyan. Pero may tubig na daw po kayo dito. Meron na kayong tubig. Wala po kayong kuryente. Wala po. Ang hirap po dito pag gabi. Material lang po. Pag gabi, hinalok ko na po at naaasok. Pero po, di, sabi wala daw pong tubig dito dati. Paano po kayo na kumukuha ng tubig? At nagsusunong po kami, ma'am. Galing pa po sa baba. Oo po, ma'am. Tapos paakit po. Paakit paano po pag sakaling natisig kayo? Tapos natawag, balik na naman. Ay, balik na naman. Mag-igib naman. Iakyat. Pati po yung mga bata. Kasi oh, bit-bit po sa mga maliliit na. Maliliit na bata, sana'y mag-igib. Mag-igib pa rin yung kasama namin yan. Walang tubig. Walang kuryente. Walang makain. Ilang lamang yan sa mga problema ni Nanay Warlita sa pang-araw-araw. Matapos ang ilang oras na pagkukwentuhan, ay natungo ang aming usapan sa kalagayan ng edukasyon ni Bebeli, ang babaeng anak ni Nanay Warlita. Napipili din, ma'am. Yan ang ay, may mga requirements po ba humihingi? Marami. Marami po talaga sasakit ang ulo. Kaya kung nahihirapan kayo. Ay, kung hindi ka pa marunong magsulat. Yung mga nanay, di pa ano na po yung hindi natatanggapin. Kaya pinag-aaral yung mga bata. Kaya pinapapag-aaral namin, ma'am, yung mga bata para makatapos lang po.
Meron naman na po sa mga kamag-anak, anak niya na kapag tapos na. Opo, sa mga kulot po. Hindi pa na sa bayan. Opo, kung makatapos na po, mayroon ng trabaho. Hindi na po nila alam. Hindi na po sila bumabalik. Hindi na po bumabalik. Hindi po kahit tinutulungan, kahit abot lang. Eh, syempre kasi napagod na nga naman sila. Nakatikim na ng nakatikim na ng sarap. Mm-hmm. Hindi na bumalik sa dati. Hindi na bumalik. Mahirap daw kasi umakyat. Oo. Mas gusto po namin dito sa bundok. Sa bundok. Kahit wala kang pera. Mabubuhay ka. Mabulay dyan. Wala kang kain. Kaysa sa baba. Pero wala kang pera sa baba, wala kang ulam. Pero kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na tumira sa baba, may bahay na, may ano, ano pong pipiliin? Mas gusto nyo doon? Sa bundok. Dito pa din po. Kahit na umakyat kayo ng napakalayo? Mas feeling namin po sa bundok. Kasi alam mo dyan sa mga baryo, magulo po. Dito po, tahimik. Lasing. Binabato yung mga bubungan. Kaya po mas gusto nyo nakatago kayo sa ano. Nag-abot kami ng kaunting tulong, pagkain, damit, sapatos, laruan at school supplies ang binigay namin sa pamilya ni Nanay Warlita para na rin regalo at paghanda sa darating na kapaskuhan at bagong taon. Kasama si Bebelin at ang kanyang kaibigan ay aming tutunguin ang mga batang na naroon para isagawa ang aming huling misyon, ang mabigay ng mga gamit at laruan. Paano ka nakakadaan? Eh di mahirap yun. Ah, sanay na ka. Okay. Paano yun parang ano? Parang ang bulag na nangangapa? Parang hirap naman tumira sa dami. Malayo, mabato, madulas, at maputi ang mga daan ng aming dinaanan. Ngunit para sa kanila ay normal na lamang yun. Habang naglalakad ay mapapansin na tahimik lamang si Beverlyn at ang kanyang mga kaibigan. Tulad niya na aking sinabi kanina, sariyang mahiyain at hindi sanay sa mga tao ang mga Aetas, Iram. Matapos ang mahabang paglalakad ay sa wakas, may isa sa katuparan namin ang aming huling balak. Yun ay ang magbigay ng saya sa mga batang naroon. Habang aming inaabutan ng mga regalo, ay makikitang sobrang saya at ngiti sa mga mukha ng mga bata at ng kanilang mga magulang. Para bang ang mga ngiting ito ay nagsasabing maraming salamat. Samantalang sa mga bata nag-aaral naman ay inabutan namin sila ng mga notebook, lapis, at ballpen o ano pang magagamit nila sa pag-aralan. Samantalang pagkain naman at mga gamit ang inabot namin para sa mga magulang. Kung mapapansin nyo sa mga video,
ay talaga namang lubos-lubos ang saya ng mga tao na narito. Ganun rin naman ang saya na aming nadarama. Indu irga mabu, mandagok kung buyo. Indu irga mabu, mandagok kung buyo. Baba irga mabu, mandagok kung buyo. Ako narago. Uy ha!